Good evening po. Ako po si Ranchelle Sabado, 18 years old, from Music Ministry. Gano'ng katagal na din po ito? Parang since birth na yata. Kasi nung bata pa ako, dito po kami dinadala ni Lola para magsimba. Actually, taga-Tondo po kami, so technically, hindi kami sakop ng parokya ng Kamba. Pero since dito nga kami sinasama para magsimba, dito na rin yung nakasanayan ko. Naalala ko noon, before, bago pa mag-pandemic, yung Block Rosary, minabahay-bahay siya. So, sila Lola, dinadala nila yung Block Rosary sa mga bahay-bahay at sinasama niya ako noon. Siyempre, bata ka, ang pinupunta mo noon sa mga bahay-bahay, may pakain kasi noon. After mag-rosary, magpapakain yung family kung nasan yung Block Rosary bago ipoposisyon sa atiyahatid sa next house. Then yun, sumasama ako para sumama rin kay Lola and after noon, nagpapakain sila. So yun yung parang nag-e-enganyo sa akin na sumama. So nakilala ko ang mahal na ina ng Kamba dahil sinasama ko ni Lola. Sinasama niya akong mag-rosaryo. Noon pa man, parang gusto ko na talaga mag-choir. 9 years old ako nag-audition ng choir, 18 years old na ako noon. Ngayon, so 9 years na akong deboto ng mahal na ina. Ayun, sinasabi si Lola kasi nagsisimba siya every morning, di ba? Tapos parang nagkataon na si Dad, nagpapa-audition siya ng mga batang gustong mag-choir. Tapos lagi kong kinukulit si Lola noon na, La, check mo kung nagpapa-audition si Badad, pupunta ako, ganun. And yun, after ma, sabi niya, nagpapa-audition nga si Dad, then yun, pumunta ako. Actually, na, sobrang vivid pa sa akin ng araw na yun, kasi ang pinapa-audition pa nun, happy birthday. Tapos pagkatapos ko mag-audition, usually, sa ibang nag-audition, sinasabi ka agad ni Dad na, okay, alto ka, okay, soprano ka. Sa akin lang siyang sinabi. Tapos hindi rin niya sinasabi na mag-practice ka muna kumanta para alam ko na okay, next time na lang, ganun. Wala siyang sinabi. So, nakaupo lang ako doon. Si Kuya Eman pa yung nagtanong kay Dad na, kasi nga nakaupo lang ako doon. Tapos sinanong ako ni Kuya Ems na, Shelly, anong sabi sa'yo? Sabi ko, wala pong sinabi, ganun. Si Kuya Ems pa yung nag-initiate kay Badad na tanongin na, Dad, saan po siya? Doon sinabi ni Badad na, ato ako. So, yun, from Block Rosary, dahil may hiling akong kumanta, nag-try akong mag-audition sa choir and here I am. So actually, sa maraming pagkakataon, pero kung palilitin natin sa mas payak na event, I can think of two major events in my life na na-feel ko na ang lakas ko kay inay, ganun, na isa siyang tunay na ina sa akin. First, siguro nung magkasunog sa amin way back 2018, yun, naging malaking dagok siya sa akin mentally and yung mga taong tumulong sa amin noon, mostly galing siya sa simbahan. And doon ko na feel na talagang tinutulungan kami ni inay. Sa pamamagitan ng mga taong yan, of course, through their prayers, mga material na tulong na nila sa amin. Yun yung other event. Next event, yung debut ko. Kasi sa tulong, tinupad nila papa yung kahilingan ko, of course, tsaka ni Kuya Renzo. If you guys can remember, yung debut ko, nasa kalagitnaan tayo ng transitioning nun from New Parish Priest. So, busy lahat, stressed lahat. And naisip ko na kahit ganun yung setup nung mga panahon yun na di ganong okay, especially dito sa simbahan. Talagang they set aside the time for me. Kaya sobrang special sa akin nun kasi yung next week nun, parang farewell na ni Padre. So yun, malaking bagay siya sa akin dahil yun nga, natupad yung parang answered prayer siya. And to make others happy as well. Kasi since super busy nga no, nakapag-relax sila, nakapag-enjoy sila, and my own party, it's a whole other conversation na sobrang saya. Doon ko na feel na nakakataba ng puso talaga. Grabe magmahal si inay. Yun. Kalinga. Kasi sa mama ko din, na-feel ko na grabe yung pag-aalaga niya sa amin. Actually, hanggang ngayon, 18 na ako. Pero si mama pa rin gumagawa ng lahat. Tinutulungan ko siya, of course. Love you, ma. Tinutulungan ko siya, pero siya talaga lahat eh. And from her, meron akong image ng kung ano talaga yung pagiging isang ina.
hindi naman niya yun magagawa kung hindi siya tutulungan ng mahal na ina ng Soledad eh. Yun, sa lahat ng bagay, hindi, nung nakilala ko siya, hindi ko na-feel na nag-iisa ako. And yun yung totoong kalinga ng isang ina eh. Hindi lang ng isang ina, isang tunay na ina. Kaya may iugnay ko sa kanya yung word na kalinga kasi lagi niya ako kinakalinga, masaya ako, malungkot ako, yung mga tao sa paligid ko. Yun. Yung nagdaang pandemic na lang. Parang ang surreal na sa pandemic na yon, lahat ng mahal ko sa buhay, nandito pa rin, nakatayo pa rin kasama ko. Nung pandemic, of course, hindi tayo nakakapag-serve ganun. And nag-mark siya sa akin dahil alam naman natin na maraming binawian ng buhay, pero parang hindi ako makapaniwala na lahat ng mahal ko sa buhay, nandito pa rin. Nung pandemic na yun, araw-araw akong nagdadasal na sana makapag-serve na ako ulit. Lagi yung ending ng prayer ko noon, see you soon, Inay. See you soon. Sa simbahan. Mamaya yung see you soon ko, iba na pala. Yun yung kahilingan na talagang sinicherish ko hanggang ngayon. Kasi look where we are right now, doing an interview. Parang ang laking bagay siya, hindi siya parang, malaking bagay siya na lahat ng mahal ko sa buhay, lahat ng kasama ko sa buhay na to, kasama ko pa rin hanggang ngayon.